video sama Padang ngono mikrofon ngawulu. Oke oke selesai. Now our heads, ama namin, pakinggan mo at ang pagtawag namin sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo po ang aming pagtitipon at kami kaluguran mo sa araw na ito. Pagyamanin mo po, Father God, at maging maayon sa kalooban mo ang pagtitipon namin na ito mula sa simula hanggang sa katapusan. Gabayan mo po kami sa aming layunin at maisagawa namin ayon po sa iyong kalooban. Bigyan mo po kami ng sapat na lakas at katalinuhan upang maibahagi namin ang aming kakayanan sa aming kapatiran sa pagtitipon na ito. Bless our plan so that we may achieve our goals and so that we may achieve our goals and objectives from your greater glory. All this we ask in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Mabuhay ang Guardian! Pero sa aking tatak na MF Master Founder Dads, itinaguyod ako ng aking butihing kapitan, Guntilang. Siya po ang dati namin ano rito na ano namin dito sa Barangay 201. Federal. Kasi hindi pa tayo.
Oh,
WIBCI, meaning Guardians International 18 Coalition Incorporated. SIG number is 20-232-37. Nag-iutar daan yan, yan ang SIG registration natin. Ibig sabihin, nag-operation tayo na legal sa gobyerno. May SIG registration tayo na dinadala. Okay. At patuloy, may ano pa tayo dito. May bisita pa na tayo, ibang faction, pero nagkakaisa sa atin. Ganun tayo po, kahit saan tayo mapunta, kahit saan tayong lugar mapunta, basta may guardians, kapatid yan. Lagi yung tandaan yan. Kahit ibang faction man siya, ibang ano man siya humawak sa kanya, importante kapatid natin sila. Okay? Sa kanila na yan, kung tayo kilala yan, pero natural, ganun naman ang doctrine ng lahat ng guardians. Kaso nagkaiba-iba lang yung hawak. Okay. Mamaya, i-doctrine ka kung paano nangyari yun. May ipakilala ako, PGBI, ano? Saino. Bro, introduce yung yourself. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ano po tayo ngayon, eh, no? Meron po tayong COVID-19, kaya po medyo talagang ingat-ingat po tayo, no? Ako nga po pala, si retired police chairman, Juni Saino, ng Pasay City Police. Nag-retire ako sa Pasay Police, naging police ako ng Pasay 1980, naging guardian ako 1986, ilang taon na ako ba ngayon? Bro, pwede pa mo lecture. Isang malaking karangalan na ako'y naimbitahan ng Bro Doktor. Kasi kaya niya ako, kaya kami nagkakilala dahil palaging masakit ang aking mata. At siya ang laging kasagutan ng pananakit ng aking mata. Kung gagamitin niya ako, laging lumalala. So, ako talagang gusto kong makipagyakapan sa inyo, eh. Gusto kong makipagkamay. Kaya lang talagang, alam niyo na, di ba? No need to explain. Pero isang malaking karangalan na kinaimbitahan ninyo, ito nga bro, Guardians International 18 Coalition Incorporated. International na. Alright. So very good. Sino ang bago sa Guardians? Sino ang hindi pa natatatakan? Tasa ka ba? Okay, Mia. Okay, thank you very much. Alam niyo, bago ako naging guardian, bago ako naging diablo, kasi ang tatako, hindi guardian, diablo eh. 1984. Bago ako naging diablo, isang taon ko munang pinag-isipan bago ako sumali sa organisasyon na ito. Isang taon. Bakit? Bakit isang taon? Kasi pag ikaw ay natatuan na, habang buhay mo nang daladala yan, yan, para mabura sa katawan mo, gumawa ka ng tagapuhan. Yan, para mabura sa katawan mo, gumawa ka ng katarantaduhan. Pero hanggat wala kang ginagawang katarantaduhan, hindi mabubura yan. At nung malaking maging diablo ako, hindi ako makapunta basta-basta sa ibang lugar. Hindi ako makapag-swimming ng nakabubad. Kailangan nakadamit ako para matakpan yung guardian ko. At hindi ako makapaligo sa isang lugar na tagtag ng magagandang lalaki. Kasi usong-puso mo na ang, alam nyo na, pag magandang lalaki, tinitigo. Ang sama naman siguro kung magsiswimming ka, nakakwantes ka. Diba? Para hindi makita ang tatak mo. Okay. So, nung ako'y maging guardian, very proud ako. Bro, okay lang. Pasensya na kayo pag nakahawak ako ng mic. Wala namang ibang makakahawak ito. Konti lang. Sandaling oras na lang to. Mga alas 6. Very proud ako nung ako'y maging guardian.
kasi sa lahat ng buong Pilipinas ako magpunta, meron akong magiging kapatid. Meron akong magiging kapatid na hindi ako pababayaan. Sa abot ng kanilang makakaya, ako ay kanilang tutulungan. Pero dumating din doon sa panahon na ako ay nalulungkot. Kasi merong mga kapatid na lumalagpas sa linya. Pag lumapagpas sa linya, naiinsulto kami. Kasi ang sinasabi sa amin, oh ayan, bro-bro na naman. Bro-bro na naman ang nag-rape. Bro-bro na naman ang nanggulpe. Bro-bro na naman ang nag-knockout. So yung mga hindi ka-bro, iniinsulto kami dahil sa kagagawan ng mga bro na walang disiplina sa sarili. Ang kapatiran ng guardian ay napakaganda, ngunit sinisira ng kukunti. Kaya pag kayo ay naging guardian, dapat ang iyong kontrol sa sarili at ang yabang mo. Ang yabang mo, aalisin mo, at ang kontrol mo sa sarili mo ay hahabaan mo. Bakit? Dahil pag ikaw ay nakagawa ng isang kasalanan, buong guardian kasali. Buong guardian kasali. Kaya ako'y natutuwa sa inyo dahil gustong inyong maging guardian, natawanan nyo. Magpakalalaki kayo. Dahil kayo ay haharap sa publiko. Pag humarap kayo sa publiko, kinakailangan perpekto ka. Alam niyo ba ang hindi ko sabihin ng perpekto ka? Kailangan hindi ka nang mababae. Hindi ka nagsusugal. Hindi ka umiinom ng alak. Lahat ng bisyo, alisin mo. Para maging perpekto ka. Lahat yun, inalis ko sa katawan ko. Isa na lang ang hindi ko naalis. Sinungaling ako. So, tatanungin ko kayo, alam niyo ba ibig sabihin ng guardian? Alam niyo ibig sabihin ng guardian? Ito na lang, brother. Konting-konti lang to, mag-aalas sa isip. Ano ang letter G? Gentleman. Ha? Gentleman. Ano sa Tagalog ang gentleman? Maginoo. Maginoo. Pero bastos. Ano yung U? United. Nagkakaisang katuwang. Ibig sabihin, hindi ka nag-iisa. Marami kang katuwang. Ano yung A? Associate. Pag sinabi ng associate, katuwang pa rin. Yung A. Race. Hindi ka pwedeng maging guardian. Hindi mo maging guardian ng Amerikano, bro. Kasi international na eh. Pwede na siguro. Eto, lahing Pilipino lang dapat eh. Kaya, pero dahil international na, pwede na siguro. Pwede nang maging lahing, kahit hindi lahing Pilipino. Ang D. Guardians, doubtless. Doubtless. Magigiting. Magigiting, ha? Ano sa... Ano ibig sabihin ng magigiting? Yan katulad ni sis. Napakagiting ni sis. Bakit siya naging magigiting? Biro mo, nagkakandak sila ng... Ano sis, kinakandak niyo? Relief operation. Napakalaking karangalan pag nalaman nila. Sino yung nag-release operation niya? Guardians yan. Dala tayong lahat, kahit sila lang nag-release operation, dala tayong lahat, pati kami dito sa Pasay, dala. Pero gumawa ka ng kalokohan, dala rin tayong lahat. Pero dahil si Jesus ay napakaganda ng kanyang ginagawa, dala tayong lahat. Ay! Ingenious. Matatapat. Hindi sinungaling, matapat. At B.
please, nakikiusap ako sa inyo. Pagkabro. Pagkabro, huwag niyo nang tinatago pagkabro. Bro nga eh. Lalong-lalong na higit sa lahat, huwag niyo tatanuhin ang kabro niyo. Alam niyo na yung ibig ko sabihin. Yung kay kabro, huwag niyo nang titirahin yung asawa ni kabro. Meron kasi akong alam na ganyan. At kita ko, binira yung asawa ng kabro eh. O di, hindi lang siya nabura ng takot, hindi lang siya nabura ng patak, nabura siya sa mundo. A, advocator, tagapagtanggol. So tayo, magtatanggol sa isang isa. Saan mo'y pagtatanggol ang kabro? Brad, saan mo'y pagtatanggol ang kabro? Sa maraming klaseng pagkaharap ng guardians. Pwede mo ipagtanggol ang isang guardians na hindi mo siya dapat kalabanin dahil tayo'y magkakapatid sa balika. Eh? Okay. Ipagkatanggol mo siya sa tama. Pag mali siya, pagsasabihan mo siya. Pag hindi pa rin siya sumunod, pagsabihan mo. Pag hindi pa rin siya sumunod, burahin mo. Sumbong mo kay Tolfo. Kay Tolfo. Marami tayong opisyalis dito na dapat pagsumbungan. Pag may problema, huwag mong sarilin eh. Sumbong mo kay Tolfo. And, baka bansa. Mahalin natin ang ating bansa dahil dito tayo sinilang. S, lipunan, dapat mahal natin ang ating lipunan. Layunin ang dati, pagtanggol ang lipunan. Hindi pa lang tayo tinatawag. Pero ako, pakiramdam ko, ang guardian sa gagamitin. Alam niyo ba kung ba't naging guardian? Kasi ayaw ni Marcos no ng Diablo. Ang pangit daw pakinggan ng Diablo. Kaya pinapalitan niya ng guardian. Kaya mga kasama, pagpatuloy lang po natin ang magandang hikain ng guardian. Pagka medyo ikaw ay alanganin, magtanong ka sa mga officers natin. Kumbaga sila ang mga tatay ninyo. Sila ang magsasabi sa inyo. Sila ang mag-guide sa inyo ng tama at mali. Ibigyan kayo na sample ha. Ito sa amin, in-expel namin. In-expel namin siya. Ano ibig sabihin na in-expel? Tinanggal namin siya sa kapatiran. Bakit namin siya tinanggal? Ano ang kaso? Ang kaso niya ay unreasonable quarrel or fight with fellow guardians. Walang dahilan. Nakikipag-away siya sa kapwa niya guardian. At civilian pa. Or civilian. And causing harm and injury towards his niece, biro mo, sinasaktan ang kanyang niece, at higit sa lahat ng masakit, alam niyo kung sino sinasaktan? Asawa. Ang pamangkin niyang babae at ang kanyang asawa, and sa pangdahilan ng kanyang pagkakatanggal, his excessive drinking, sobrang pag-inom. Sobrang maglaseng, pag nalalasing siguro to, nagmamaoy, pag namaoy, ginugulpe ang asawa. Kung ako asawan ko, magtulog ko, sasaksakin ko. Na ito ay paglabag sa Article 3, Prohibited Act, Section B and D, at hindi pagsunod sa Regulation
ng Article 3 Prohibited Acts, Section 8. Kaya huwag ninyong isipin na hindi kayo matatanggal sa guardian. Napakabigyan kung maging guardian. Sabi ko nga sa inyo, pag naging guardian ka, dapat ang sarili mo gagawin mong perfecto. Pagpakabay po tayo lahat, lalo na ngayong pandemya. Mahalin po natin ang ating pamilya, lalong-lalo na po ang ating mga anak. At pag may lumapit po sa atin na ating kabron, tama ang kanyang request, pati buhay po natin, ibigay natin. Pero pag mali po siya, huwag po natin siyang kukonsintihin. Huwag po natin siyang kukonsintihin. Pagsabihan po natin siya, pag hindi siya sinunod, sumunod, ginawa na po natin ang ating part bilang kabro. Pag hindi pa rin siya sumunod, sumbong na po natin siya sa ating mga opisyal. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at naway kahit pa paano po, ako po ay may naisir na kahit konting kaalaman tungkol po sa ating kapatiran at sa ating pagkatao. Yan ang mga pioneer ng mga guardians of this world. Sa mga magli-lecture tayo ngayon sa mga bago. Pero wala na mga nakalimutan na mga bisita natin dyan. Magsasalita. Okay. Actually, magkukwento ako kung bakit kami, kung saan kami galing dati. Okay. Sa ibang faction din kami dati galing. Kami sa GI kami dati, Guardians International Incorporated, GII. Kasama kami dati ay Del Talim, isang ngayong chairman sa MDA. Kami dati sa UGB kami dati, kaya tinayo ni BFG. Kaso hindi na gano'n yun. Parang hindi na po. Sabi ni BFG, tatayo kami ng, kung gusto mo, tumayo ka na ng sarili mong paa kasi ang mga tao para hindi magkawatak-watak. Kaya ang ginawa ko, inilakad namin yung SIG registration natin sa SIG. Nagtayo ako ng incorporator na PINSE at saka mga advisor at saka tagagawa ng batas. Kaso ngayon wala sila dito. May mga batas sa incorporator. Kasi yung pang kulang mga officer sa ngayon hindi pa napadala. At ngayon, tayo kami ng, dati kami sa GI-18 din. GI-18 din dati ang pangalan ng tinayo namin dati. Kasi ang GI, GI-1, GI-2, GI-3, hanggang 24 yan. Hanggang Mindanao. Ang GII. Makilala yung minsan, kapit GI-18 din to. Kaso may sangayang tatlo. Division, Coalition, at saka Alliance, ang tinayo. Napakarami ng GI, sobra. Noong March 4, 2018, pinuno namin ang estudo ng Valenzuela. Ang aming panauhin doon, ang aming mga bisita, si Bandam, Schwarzenegger ba yun? Mga ibang bansa. Yun ang mga bisita namin. Pinuno namin yan. Punong-puno yan. Nagpas pa hanggang sa labas ng tao. Guardians. Stevie Seagal yata yun. Stevie Seagal yung panauwi namin. Kita yun yan. Taga ibang bansa. Napakasikat ng ano. Pero kilalang kilala ang guardians. Ito na i-ano ko sa inyo. Bakit may international tayo? Kasi may mga Pilipino nga sa ibang bansa. Iba doon na nakatira. Ang iba doon nagtatrabaho. Kaya nag-international kasi may mga tao tayo sa ibang bansa.
Sige, sige, brother. Sige, sige. Ganun ang history. Bakit na international? Tinanong kayo, bakit may international yung ano nyo? Yung name ng Guardians. Yan ang isasagot nyo. May tao tayo sa ibang bansa, mga talaga nakatira. At saka, may mga member tayo na doon nakatatrabaho, kaya may international tayo. May mga ano tayo. Ito, may brief history tayo, mga kapatid. Okay. Si Grupiro. Grupiro, kaya mo ba ito? Kamuna mo ganun? Brief history. Okay, si ito. Ita ditong sundalo ng kapanahon ni Marcos. Kaya matigas kahit may edad na siguro. May kaedad na kaedaran niya dyan, matigas na talaga. Ang dami mo pa ko kasi gala ko eh. Ang nakikita niyo, kahit pitikin yung tainga, huwag kayong nangyay sa akin lumapit. Patilala lang kayo. Kailangan ko pala yung mata ko dahil medyo matanda na tayo eh. Sa akin nila, kalabot ka na dito. Yan, matanda talaga tayo. Good morning, mga kapatid. Ito kong greeting sa Guardians to ha. Matinig na lang. Sino may matok yan ito? Lahat, sundan. Guardians briefing history. Ang Guardians ay isang samahan o kapatiran na ang pangunahing layunin ay ang pagbuklod-buklod at pagtutulungan para maging katuwang ng kapwa Pilipino at ng sambayanang Pilipinas. Ito ay hindi samahan ng pangrelihiyon, pangpolitika at pangnegosyo. Mali na ito, pulitin ko. Ang samahan Guardians, ito ay kapatiran. Hindi ito samahan ng pangnegosyo, pangrelihiyon o pangpolitika. Kung may sarili kayong negosyo, sarili niya ang negosyo. Kung may politiko na lumapit sa atin, huwag niyong ipahalata kung kanino kayo. Kung anong nasa puso, yun ang iboto niyo. Wala tayong i-endorse na ito. Ano namin to? Basta, kung anong nasa puso, yun ang sundin mo. Tuloy natin. Ito ay tinatag ni Colonel Liborio Abraham Hangao Jr., PNP retired, na noon ay kawani ng kasundaluhang Philippine Constabulary. Una itong tinatag na Dos Anitos noong 1976 sa Sitio Kidama, Parang Maguindanao, na may pangunahing layunin na ang anito, ang ibig sabihin ng anito, allow no indigenous troopers at home and sovereignty. At hindi tumagal ang samahan ito, ngunit sa parehas na taon, ang mga kasapit ng Dos Anitos ay napaghiwalay ng destino. Kasi ito sila, puro mga PC ito, Philippine Constabulary. Nung napaghiwalay-hiwalay sila ng destino sa iba't ibang grupo na PC unit, habang si Sarahinto Liborio Hangao Jr. panoon at Abraham na siya ngayon ay nanatili sa 57 1st PC Company na ng South Parang Cotabato na mong Maguindanao, na sa ngayon ay ipinagpatuloy niya ang espiritu ng kapatiran at kanyang binuo ang samahang Diablo Squad. Sa layuning labanan mga kalaban ng gobyerno na walang takot, ang walang iwanan hanggang sa huling batak ng dugo. Sa pagkakataong ito ay nagpalagay ng marka. Ito na yun, mga marka. Ito na yung tatak.
Nagpalagay ng markang juggle squad sa kani kanang balikat ng paunang-unahang mga kasapi, maliban lang sa isa ayaw magpalagay ng marka noon para maipakita ang pagkakaisa bilang isang group kupunan. Yung lahat ng unang member ng double squad, may karga na sila. Ito na yung mga sinabi kanina. Double squad, hindi ko gardyan. Maliban sa isa. Malaaraw ng April 1980, nang maisipan ni Sarahinto Liborio Abraham Hangao Jr. na baguhin ang pangalang Double Squad. Ito pinaiksi na lang to, pero may dagdag ako para maintindihan nyo kung bakit pinalitan ang salitang Double Squad. Siguro naman, kahit kayo, pag narinig nyo yung Double Squad, pangit agad pakinggan, di ba? Pag sinabing Jablo, masama, di ba? Yun ang dinig sa iba. Kaya minsan, na-discriminate yung Jablo squad, no? Na mga masama yan, kasi kampo ng Jablo yan. Pero hindi nila alam, ang Jablo squad, maganda ang layunin. Ito, ang meaning ng bawat litra ng Jablo squad. Doubtless, ingenious, advocator, banner, liberty, oneness. Dahil sa masamang pag-iisip ng mamamayan ng salitang Jablo squad, kasunod na sunod-sunod na laban ng PC at iba pang sangay ng kasundaluhan noon. Araw na ayon ay hinang ni Sarahinto Libro Abraham Hangao Jr. ang pangalan ng Jablo squad sa Jablo squad. At ang original na 12 PC ay dadagdagan ng isang army at isang MP. Kasabay nito ang pagbigay nila ng paulogan ng salitang Jablo squad. Ito na yung binanggit pa rin na Boundless, Genius, Advocator at Banner, Liberty, Oneness of the Nation and Society, na kapag sinalin sa salitang Tagalog, ibig sabihin ay mga matapang, matapat, na tagapagtanggol ng watawat, kalayaan at pagkakaisa. O diba? Pag naintindihan mo na yung salitang Jablo squad, doon mo malaman na hindi pala masama. No? Taong 1980 din nang binuo ni Sarahinto Liborio Abraham Hangao Jr. ang grupong tagapagpayo. Kasi noon, nung binuo ang Jablo squad, lahat sila puro PC personnel. Ngayon, para legality, dito na taong 1980, kailangan na ng mga legal na ano, member. Ano na ito? Naputol na pala sa pare na ito. Ang Jablo squad, ang inisyal nun, DAC. Mga member nila, pinakauna, Sarahinto Liborio Abraham Hangao Jr., Ernesto Alas Torres Jr., Arthur Percival Camins, Minito Ilagon Alvarin, Alexos Bonifacio, Cesar Alvaro Arivalo, Romeo Briggs Gonzalez, Alvin Domingo Salvacion, Margarito Asol Ihan Santos, Jaime Jericho Bargaminto,
Hamid Crisanto Singa. At ito naman yung sinabi ko kanina na nagbuo na sila ng para pang legal counsel natin. Ang pinakaunang hindi PC personnel na member ng Guardians, pero mga professional sila. Una, Attorney Ulysses Lagaw, Fiscal. Attorney Milvin Salisi, Fiscal. Attorney Nicomedes Palangan. Attorney Roberto Abulario Jr. Attorney Angel Mancias. Sila yung pinakaunang hindi busy personnel, pero professional. Ang dahilan nun, para may legal basis ang Guardian. Ang job is what? Pinilit ko na ito. Ang jobless squad din, pinalit na yon, dinagdagan nila ng jobless squad crime buster. Kaya naging DSCB ang sumunod na ano, para lang maano yung malik na mga naalis sana yung masamang iniisip ng mga tao, kasi ang jobless ka talaga kahit ngayon pag sinabing jobless masama. Naging jobless squad crime buster. Ito naman ang pinakauna ng ano nila. Yes, Tokyo FGRF Archilis Quintes Roberto FGRF Oro Balcanza Philip FGRF PP Bahain Orlando FGRF Valete Bilabito. Sila yung pinakaunang elders ng ano, jobless squad. Tuloy na natin. Ernesto FGRF Servando Bilisas. Ernesto FGRF Santa Cruz Matilo. Yolando FGRF Mercenario Bordios. Carlito FGRM Aris Alika. Willy FGRM Malinchin Quake Bas Quake Alas. Harapan pa nito ito. Philip FGRM Coronado Isla. Natali FGRM Napoleon Real. Alberto FGRM Paton Pinoy. Ito eh, ano ko din sa inyo, bakit puro sila FGRF, yan yung ranking nila. Ang F, founder yan noon. Tapos itong G, Godfather. Ang R yan, yan ang simbolo ng mga PC noon. At ulit tayo. Yung sinabi ko kanina na mga abogado, ito na yung sila ang tagapagtanggol ng Guardians. Advisory bodies, ito ang tinatawag na magic group. Kaya nabuo ang magic group. Binuo ito ng dalawang fiscal at limang abogado. Yun yung binanggit ko kanina ang mga fiscal at abogado. Kasabay ang pagbigay pahulugan ng salitang magic group na ibig sabihin ay Magistrate, Advocate, Grievance, and Important Citizen. Kasi mga may alam ito lahat ng utas, di ba? Sila na yung inasaan na kung may pagpatiko sa kapatiran, sila na yung harap yung mga legal natin kasi. Na kung isalin sa Tagalog, ang ibig sabihin, ang maestradong tagapagtanggol ng mga naapik at walang lakas na mamamayan. Kasi sila mga fiscal, sila mga abogado. Taong 1984 na inutos ni AFP Acting Chief of Staff General Fidel Ramos panoon
Kung naalala niyo sinong kailan ko dito? Taas ka man. Naalala niyo si Pinil Ramos na naging acting chief of staff. Nabuwagin ang jobless squad, crime busting. Bigyan ko din kayo ng konting, ano, bakit? Gusto ko buwagin ni Ramos ang jobless squad, crime busting. Kasi noon, maraming paninira na sa Guardians. Hindi naman may iwasa yan sa bawat grupo, mayroon talaga paninira. Maraming haka-haka na ang Guardians daw, ginagamit ng, ano, private army. Tapos yung iba, kasama na sa mga illegal na gawain. Kaya, ang utos ni Fidel Ramos noon, buwagin ang Japanese, yung Japanese squad drive master. At nagkawatak-watak ang Japanese squad noon. Pero bago matapos ang taong 1984, ay inilabas ni Lieutenant Gregorio. Lieutenant na siya, dati sa renta siya. Na naging Lieutenant Gregorio Abramanao Jr. na combat mission. Si Gregorio Abramanao Jr. noong 1983 na naging Soldier of the Year, ang limang listahan na maaari niya nilang ipalit sa Japanese squad. Nag-isip na siya na pwedeng ipalit sa pangalan para lang hindi nasira yung pinagrama nila. Kasi maganda ang layunin talaga ng ano noon, kaso lang sa pangalan nasisira. Tapos meron din iba, hindi na may mawasan. May iskalawak talaga. Kahit sa panahon na yun, kahit anong tiktik ng doktrina sa mga kapatid natin, meron pa rin yung dinis. Kaya naisipan itong ama natin, si Liberio Ramao Junior, na ano siya ng limang pangalan pagpilihan para maipalit lang doon sa masamang pangalan ng ano, Jobless Squad. Ito, una, Defender. Pangalawa, Peacemaker. Pangatlo, Protector. At pang-apat, Vanguard. Pang-lima, Guardians. Yang lima na yan, yan ang pinagpilian nila kung alin ang ipalit dyan sa Japanese squad. Ngayon, napili nila itong Guardians. Ngunit na ang napili ni Gregorio Abramanao Jr. ay ang Guardians. At nang taon ding iyon ay kanyang pinarehistro. Pinarehistro na ito ang Guardians. Guardians Bradiro. Hence, pinakaunang Guardians noon na ano, GBI. Guardians Bradiro. Hence. Oh. Sige, tapusin ko na lang ito. Ang GBI ang pinakaunang na-register sa Security and Exchange Commission. Register number 123899. Kalagitnaan ng taon 1985 nang binuo ng GCFI sa pamumuno ni Colonel Gringo Hunasan. Doon na pumasok si Colonel Gringo Hunasan. Unang binuo niya, GCFI. Pero ito si Colonel Gringo Hunasan para sa at dagdag kalaman nyo. Bago ito, binuo niya ang GCFI. Hindi pa kargado ito. Alas kasabayan lang kami nagka-kinargahan yan. 1998. Pero, nasa puso na talaga ni Gringo na gusto niya maging Guardians. Mimiris sa Guardians. Pero ang tawag kasi noon, pag hindi ka kargado, auxiliary. Ngayon, nagpaalam ito si Gringo, kilala niyo ba, senador na natin ngayon, nabubuuhin niya yung isang bahay, isang group, isang faction sa Guardians na GCFI. Na noon ay wala pang marka. Ayan. Ito ay direkto sa SIG noong April 1986. Nasundan ito ng PGBI. GBI hanggang sa tuluyan na ito yumami. Na hanggang sa ngayon kasalukuyan yumami. Kasi lahat ng mga may mga katungkulan naman sa militar, pag gusto nilang bumukot, nagpaalam sila na bubuo. Pero ang layunin, isa lang. Guardians pa rin ang umpisa.
Kaso ini iba-iba nilang nila, dinadagdagan ng litra. Kagaya nitong una, SFI, tapos PGBI, GBI, ginawa nilang PGBI. Hanggang sa tuluyan na itong dumami ng dumami, hanggang sa kasalukuyan, tuwing hindi magkakasundo ang mga kasapi nito at bawat titik ng salitang guardians, ay may kahulugan ito. O, ano, putulin muna natin dito. O, dito tayo. Putulin natin kasi baka muna. Hindi na kaya makarinig sa akin. Gutom na. Okay, tandaan nyo kung saan kayo naman ano, matigil. Kasi pagkain mo na tayo, hindi mo na ano sa isip ko ba? Baka muna tayo, sibog muna tayo, mga bro. Sige, okay, huwag nyo muna yung mga restaurant dyan. Oh, mga madura, prepare na pagkain nila. Ayaw maging waiter muna, mga madura. Baka kain mo na mga bro kasi baka mamaya hindi ba hindi na pasok sa isip niyo yung salita, di ba? Mabuti na yung busog tayo. Sige bro, lagay muna sa upuan niyo mga nyo, mga gamit niyo. Sila muna. Sige, kain tayo bro, kain tayo. Huwag kayo mahiya. Huwag kayo mga ano. Kaya muna kayo bro, kaya muna. Yung juice po natin nandito sa jar. Sis, ikaw. Sir, excuse mo na saglit. Ilawag na. Sige. Dalay mo na yung ano mo. Ikaw. Kain na natin eh. Cut mo muna.